Eh actually si Senator Chinggoy, hindi lang nagkakaso. Convicted pa siya. Bribery. 9 years siya ta sentence ha, kung pagkakaalam ko. So bago ka manghusga, ang isang tao hangga't hindi nahuhusgahan ng korte, mananatili itong inosente. Kasi sa investigation nung nakaraang investigation po, medyo may mga banat kasi si Senator Chinggoy. Eh ano yan? Marami, kumbaga nasampa ng kaso yan. Kumbaga ganun, ganun yung mga sinasabi niya. Ano yung inyong opinion about that? Ay, yung sinabi niya na kapag ang tao eh, may kaso, ay wala ng kredibilidad. Ibig sabihin ba ito, siya wala siyang kredibilidad. Eh actually si Senator Chinggoy, hindi lang nagkakaso. Convicted pa siya. Bribery. 9 years siya ta sentence ha, kung pagkakaalam ko. So bago ka manghusga, ang isang tao hangga't hindi nahuhusgahan ng korte, mananatili itong inosente. Kaya hindi pwedeng husgahan ng tao base lang sa maraming kaso. Pangalawa, marami siyang kaso, hindi nila tinanong kung ilan ang pinanalo ni Morales. So, character assassination na naman ginawa kay Jonathan Morales. Ngayon, umulitin ko, nandito tayo para suportahan si Jonathan Morales. At ang layunin natin dito, ipaalam sa bayan ng Pilipino kung ano talaga ang nangyayari sa ating lipunan. Thank you. Magandang umaga. Ayan, and until now, mga kaibigan, nag-aabang pa rin. Kasi yan. Ayan na siya. Matatapay mo na naman. Ito. Alam nyo guys, until now, pero tingnan mo nga pre kung nakasakto ba? Sige. So ngayon, dahil nga po ayan may video din tayo. So tama yung sinabi ni Sir, magaling. Actually magaling to na vlogger eh. Siya po si Brother Traveler sa mga nanonood po sa Tropang Bisaya. Magaling yan guys, magaling yan. Mga naging kasama natin yan sa mga maisog rally doon sa ano, prayer rally doon sa Liwasan, nandun din yan. At isa din po yan sa tagapagtanggol ngayon, former President Rodrigo Duterte. Dahil nga syempre, ang mga ginawa naman noon ni former President Rodrigo Duterte, nasa tama. Alam nyo mga kaibigan, hindi pa kasi ako nagbibigay ng komento doon patungkol nga doon kay Chinggoy Estrada, sa kay Senador Chinggoy. Okay, ako it's my own opinion ha, dahil hindi pa ako nakakapagpalabas dito ng opinion patungkol dyan. Ito, opinion ko talaga to kasi nangigigil ako matagal na eh. Simula pa nung nag-rally, nag-hearing dito, nangigigil na ako kasi sinabon niya ng sinabon si Jonathan Morales. Si Jonathan Morales, yung gusto niya, ma-reveal lang yung totoo. Okay, hindi naman siya talaga dito yung ano, pinaka-target eh. Kumbaga siya yung nakaperma, kaya siya lumabas. Kasi lumabas yung papel ho na yan. Ngayon, ito naman si Senator Chinggoy, sinabon ng sinabon itong si Jonathan Morales na kaso ganito. Dapat hindi ka paniwalaan kasi marami kang kaso eh. Pero totoo nga naman yun, sa bawat salita po ni Senator Chinggoy, actually yung salita niya umi-impact sa kanya eh. Bakit ka nag-iimbestiga ngayon dyan sa Senado, na dapat pala hindi ka paniniwalaan kasi convicted ka eh. May kaso ka eh. Diba yung kay Jonathan Morales na isampa, tama yung sinabi ni Brother Travelers na hanggat hindi ka nakatulan ng korte, mananatili kang inosente. So, ngayon mga kaibigan, bawat salita po ni Senador Chinggoy Estrada, ni Senador, para yung sinasabi niya, tumatama sa kanya. Diba? Kaya kung yun pala yung stand po, Senador, na kumbaga kapag ka ikaw ay may kaso o ikaw ay akusado o di kaya natulan, dapat hindi ka pala, wala ka dyan sa Senado. Kasi kumbaga, walang dapat yung tao hindi maniniwala sa iyo. Hindi ko nga maintindihan kung purpose niya. Siguro yung purpose niya para lang talaga sirain itong si Jonathan Morales. Nakakalungkot no, sabi ko nga ito guys and makikita natin, hindi ko rin alam kung saan talagang kahantungan ito. Pero nagbigay na rin po ng salita si Kong Marcolita. Si Kong Marcolita sulit diyan. 'Di ba? Sulit diyan. Talagang simula pa noon panahon ni former President Rodrigo Duterte, umistan talaga sa tama 'yan. Tama din naman yung sinabi ni ano, parehas din ng sinabi ho namin. Kasi madali lang naman intindihin niya na sinabi po ni Kong Marcolita, bakit ka nandiyan? Bakit ka paniniwalaan ng tao kung yung sinasabi mo na si Jonathan Morales ay hindi dapat paniniwalaan dahil may kaso? So bakit ka nandyan? Ba't ka nag-iimbestiga? Diba? Eh kasi senador ka, convicted ka, hindi ka lang may kaso. Kundi nakatulan ka na. So yun lang po, mga kaibigan. Kaya ito si Kong Marcolita Davisyan, talagang
pag sinabi niyang na ano, nag-i-stand talaga sa tama yan. Puntayin natin kasi maya-maya darating na. Sabi nila magsisinungaling daw si Mr. Jonathan Morales. Yes. Kung ang isang tao ay nagsisinungaling, itataya niya yung kanyang buhay. Tama ka dyan. Oh, yeah. Tapos bakit sinasabi nilang sinungaling na si Jonathan Morales? Bakit pinapupuntahan niyo ng emisari niyo sa bahay? Tama. Ibigyan niyo ng pera. Inaariglo niyo pag hindi pumayag, babantahan niyo ba? Gano'n ba ang demokrasya natin ngayon? Mayroon na tayong umiiral ngayon sa buong Pilipinas na silent martial law at saka silent diktador. Yan ang sabi ni Attorney Harry Roque. Sir, ano yung opinion niyo po kasi sabi ni Senator Jinggoy, hindi dapat paniwalaan yan kasi may mga kaso yan. What is your opinion about this? Bakit si Jinggoy? Kaso din ah. Oh. Convicted ka ba nga eh? Ikaw, sinungaling ka nilang Merwan? Isa pa yung maiti. Oh, anong opinion mo? Anong masasabi mo kay Jinggoy, Senator? Alam mo, mahal nating Senador, no? Hinahangaan natin siya. Pero linisin mo muna yung dungi sa mukha mo. Yes! Bago mo pusgahan yung tao na nagtatrabaho, kaya marami sabi nila kasi si Jonathan Morales. Yun ang tao nagpapatunay na nagtatrabaho sa. Tingnan mo yung mga tao na hindi nagtatrabaho, nagbubutas ng upuan, sumasahod buwan-buwan. Walang silbi sa bayan. Pero si Senator Jinggoy, mayroon? Wala. Hindi. Merong kaso. May kaso. Convicted pa. O bakit nakaupo pa sa sinado? Sabi niya kasi, hindi dapat paniwalaan yan. Di ba? Ay, siya hindi dapat paniwalaan. Convicted siya eh. Uniwala nga ang tao sa kanya. Dapat wala siya sa hearing. Dapat wala siya sa sinado kay convicted. Sa kulungan dapat. Thank you po. Kita na naman ako lang kapatid ko sa... Kawag kang galita din naman ako. Kagagalita na ako sa... And okay, so ilan lang po sa mga dito ngayon na mga sumusuporta ngayon. Okay lang siya. May mga suporta ngayon dito po sa... Thank you guys. Okay. Isa po natin kay Sir Jonathan Morales. We are with you all the way. Yeah. Sige. Sige po natin ah. One, two, three. We are with you all the way. Yes. Abuhay! Abuhay! Laban lang po, sir. Laban lang. Dito lang kami. Dito kami. Supportahan kayo. We support you. God bless you. Laban. Huwag kang panghinaan ng loob. Laban para sa bayan. Laban para sa bayan. Kami na isang interview. Matapos, hearing ni Jonathan Morales. Ma'am, siya pwede ma-interview. Paano mo masasabi ang isang... Ito.